Welcome back to my channel, and for today's video, we will be making pandesal. So, sa panahon ngayon, parang masarap, di ba, for breakfast, yan, tapos minsan merienda. Ako, favorite ko sa pandesal is lalagyan siya ng cheese sa loob or kaya isasawsaw sa condensed milk. So, let's do it! So, for the ingredients, we will be needing 4.5 cup of bread flour, 6 tablespoons of sugar, 1 large egg, 1 egg yolk, 6 tablespoons of butter, 1 tablespoon yeast, 1/2 cup of milk, and 1/2 cup of water. So ngayon guys, ilalagay lang natin yung lahat ng ingredients natin. Lagay natin yung milk. And then, yung ating sugar. Yung ating egg yolk. Then yung water. And yung ating yeast. Plus yung salt. And then, ilalagay muna natin yung mga kalahati muna nitong ating bread flour. Then, i-mix na natin siya. So, lagay lang natin siya sa super low. Then, pag ganito na, ilalagay na natin yung the rest ng ating bread flour. Then, ilalagay na natin tong ating butter. Guys, after ng 10 minutes na pag ang tawag ito, pag mimix natin, so ayan, kitang-kita na ngayon. Diba? So maganda na. Ngayon, iintay natin siyang umalsa. So, lagyan lang natin ito ng konting oil, tapos takpan natin and iintay natin siyang umalsa. So, ayan guys, kinuha na natin yung ating dough kasi ayan, nag-double na siya ng size or actually triple pa kaya. So, ayan, ipapunch natin siya. Nirelease lang natin yung excess air niya sa loob. So, ito na siya. Now, is ikakat natin siya into pool. Ayan, ganyan siya. Makinis. Diba? Masiset aside natin siya. Hindi lang isa naman. Ngayon ito guys, i-roll natin siya. I-roll natin siya and then ikakat natin siya na by 8. Or depende kung ganong kalaking pandesal ang gusto nyo gawin. So yan. So. And then meron tayo ditong breadcrumbs. So gaganyan natin siya. And then meron tayo ditong tray na may parchment paper. What we're gonna do is, so iko-coat na natin itong pandesal sa breadcrumbs. Ayan. And then, lagyan natin siya sa tray. Or kung medyo nalalaki pa kayo, pwede nyo din siyang gawing ng ganyan. Patiin nyo pa rin by 16. So, 16.
So ayan, ganito lang. So ayan, nasa sa inyo kung gano'ng kalaking pandesal ang gagawin. So guys, itong pandesal na to, pwede siyang magtagal ng 1 week. Basta nakasealed lang siya sa Ziploc or sa sealed tight container. Pwede din naman guys, lagyan nyo siya ng palaman sa loob, hotdog or cheese. Yung iba lalagyan natin ng cheese sa loob para masarap. So ngayon guys, meron tayong cheese dito. So ito yung pandesal, ibubuka lang natin siya na. And then ilalagay natin siya sa loob. And then tsaka natin siya iniroroon. Ayan, and then ito is iintayin ulit natin siyang pumalsak. So ito pwede naman natin ilagay sa ibabaw ng pandesal. I-try lang natin. I haven't tried this, yung lalagay yung cheese sa taas. Ano mong mawawala? So let's try it. So guys, ayan na yung pandesal. So inalis ko na siya. Binig ko siya sa 350 and then for 15 minutes. If gusto nyo pang maging medyo toasted pa ng konti, pa kayo ng around mga 2 to 3 minutes. So yan. So 350 lang yung ginawa kong init niya para maganda yung luto. So yan. And then taste test na tayo. Guys, ito na yung finished product natin na pandesal. Look. Ayan. Yummers. And then so meron tayong palaman dito. May dulce de leche. May corned beef, may cheese, and condensed milk. So, ito try natin alin ang mas masarap na palaman sa apat. So, kain tayo! So, ayan guys, meron tayong ito na yung pandesal. And then, meron tayong iced coffee. So, let's try it! Kumutan muna tayo na isa. Ay, sobrang soft niya guys! Oh. And then, ang gusto ko munang ipalaman is yung cheese. Cheese! Masarap to kasi may inip-inip pa. Lasang Pilipinas talaga siya. If gusto niya naman guys na medyo toasted, mag-ano na kayo ng 2 to 3 minutes. From 15, gawin yung 18 or 17. Sunod naman is i-try natin yung corned beef. Masarap yung corned beef pandesal eh. Yung sa 7-Eleven. Ay. Sarap. Walang birok guys, ang sarap. Parang mas bet ko ang corned beef. Just take my hand and fly up to the past when the sky is so clear. Sarap lalo na sa agahan. Try naman natin siyang i-dip sa condensed milk. Ganito yung ginagawa ng lola ko dati. Sa fridge namin, meron kaming condensed milk, cheese, tapos may mayo at saka cheese whisk. Yung condensed milk at saka yung queso sa lola ko. Ako talaga batang cheese whisk. Try natin. Makeup din siya in fairness. Sa totoo, may kape.
Meron, ma'am. Try natin ang grocery list. Isa pa, hindi mo nalasahan. Ako kasi mas gusto ko yung savory kaysa sa sweet. So, ang choice ko is corned beef, number one. Number two, yung cheese. Number three, yung dulce de leche. And then number four, yung condensed milk. Masarap pala siya sa dulce de leche, guys. Or sa yema. So that's it for today's video, guys. So I hope you like this one. So mag-comment kayo if anong gusto nyong palaman sa pandesal nyo. So and comment kayo if nagawa nyo nagpo. So that's it for today. So please like, please subscribe if you haven't yet. So see you in the next vlog. Bye!